Hello mga kabutingting. Welcome again to my channel. Pero lang tayong i-repair na isang microwave oven. Dinala ng may-ari. Ang sabi, hindi raw gumagana. At walang power na pumapasok. Itong microwave na ito ay naka-stuck sa kanila. Ang tatak nitong ano ay Whirlpool. Eh mga kaibigan. Ayan siya. Yan. Ang kanyang ano, binuksan ko na dahil mahirap magbukas kasi yung mga tornilyo na parang kinalawang na, kaya tinanggal ko na yung takip. So check natin mga kaibigan kung anong naging problema nito, kasi may mga nakita ako na ano, mga kuwan ng butiki. Ito nga, meron pang baka patay ng butiki. May ano pa rito, yung mga buto. Ayan. Ayan o ng butiki. Buto ng butiki. Nag-ground po siguro ito. Dahil malakas po ang ano nito. Voltage na pumapasok dito sa isang microwave oven. Kasi pumapatak ng voltahe nito yung kanyang kapasitor. Ito, tinanggal ko na. Umaabot ng 2,100 volts. Mga kaibigan. So, ganun po katindi ang pumapasok na ano nito, voltahe. So delikado po itong hawakan pagka ito ay nakasaksak sa kanya ano, o kaya nakatanggal, naka-load po yung voltaheng yun. Ito, kaya wag po kayong hawak pagkalimbawa ano, kailangan ito, i-drain nyo muna ito bago nyo hawakan. Short muna dito ng plies, o kaya ano, pagdikitin nyo yung ano, ganyan, ang pag ano nyan, yan. Yan. Yung mga kaibigan, na ano na po yan, na-drain na yung kanyang voltahe pag ganyan, na-short nyo na. So, ganun na lang kay, mga kaibigan, troubleshoot po tayo. Hanapin natin yung kanyang sira. Kung anong naging problema nitong oven, microwave oven na ito. Umpisa natin mga kaibigan yung kanyang ano, kapasitor na i-check to. At saka yung kanyang rectifier diode. Ay mga kaibigan, tingnan nyo kung paano ko gawin. So magto-troubleshoot po tayo. Ito po yung aking tester. Ay mga kaibigan, lagay na natin sa times 10. Ayan mga kaibigan yung ano, tester natin na analog. Testing natin. Ayan, pumapalo mga kaibigan. So ang pagka test nitong rectifier diode na ito ay
pagka tinisting mong ganun, papalo. Pag ni-reverse mo, hindi pumalo. Yun po ang good na diode. Ito naman pong ano, kapasitor. Pagka tinisting pong ganun, pumalo, tapos bumalik, good kapasitor din po ito. Yun po ang pag-test ng isang diode at sa kapasitor. So, testing natin mga kaibigan yung diode niya. Kung pumapalo. Ayan mga kaibigan. Ayan, walang palo mga kaibigan. Hindi siya pumalo. Sa kabila naman, ni-reverse natin. Ayan, walang palo mga kaibigan. So, ito po yung sira yung rectifier diode, kasi yun po siguro yung pagkakuryente ng butiki doon sa loob, nag short po siya dahil po yung butiki pag nag kuryente nag spark po siya, naluluto sa loob. Ayun, pag dumikit po dito, halimbawa sa paan nito dumikit dito, maluluto po yun. Kaya na-short po ito. Ito ang unang na-short rectifier diode na ito. Subukan natin yung kapasitor kung gumagana mga kaibigan. Ayan, gumana. Yun. Gumana siya mga kaibigan. Hindi, tanggalin muna natin sa ano. Dito para sigurado. Kasi nakakabit po ito sa ano. Transformer. Kaya mas maganda yung tanggalin natin para ma-check natin mabuti. Ayan mga kaibigan. Ayan. Check natin siya dito. Kung yung pagpalo niya ay bumalik, good po. Times 10 po ito pagka ano, kasi mataas yung voltahe na pumapasok. Times 10k po. Kaso walang 100 times 100 itong akin, times 10k pwede na po. Ayan. Try natin. Ayan, pumalo, bumalik. Good po siya mga kaibigan. Ayan, pumalo, bumalik. Ayan. Good. Pumalo, bumalik. Good po ito. Ito po yung problema mga kaibigan. Kaya hanap tayo mamaya ng ano, ng diode. Tingin po tayo doon sa ano. May mga ano po ako doon na nire-repair pa na ano, na rectifier, nire-repair na microwave oven, may rectifier fire po doon. Testing natin mamaya kung good po siya para mapalitan natin. So, dito naman tayo sa ano mga kaibigan, magnetron. Ito po, magnetron. Whirlpool. So, made in China po ito. Pero, made in China, nagagamit po ito sa isang microwave oven. Okay din po yung mga ano ng China, pero depende po sa ano, kung maganda po yung pagkayari ng isang magnetron. Testing po natin ito mga kaibigan, yung kanya ano, linya. Tanggalin natin to para matestik natin yung linya niya. So, galing po ito sa transformer. Ayan mga kaibigan. Ito galing sa kapasitor. Mga kaibigan. Testing po natin kung papalo. Lagay natin sa times 10. Ayan.
mga kaibigan. Pumapalo po yung akong tester. Yan, tingnan natin kung papalo. Yan, mga kaibigan, pumalo. Ayun. Good po itong ano ito, magnetron. So good. Yan. Ito naman pong ano, mga switch, may mga switch po ito sa loob. Ayun siya. Try natin i-testing yung switch niya dito sa loob kung papalo. Mga kaibigan, testing natin kung papalo. Mga kaibigan, pumalo. Ayun yung switch niya. Ayun. Pumalo po, mga kaibigan. Yan. Good po yung switch na isa. Dalawa po ang switch. Ito rin po, mga kaibigan, nasa loob. Testing din natin yung switch na nasa loob. Ayun, mga kaibigan, pumalo. Good din po yung switch. So, okay po. Ito po yung sa ano, digital ano niya. Pindutan ito. So, okay po ito. Ang naging problema lang natin yung rectifier diode. So, testing naman po yun natin yung transformer. Kung gumagana po yung transformer. Mga kaibigan, transformer. Kung gumagana. Ayan. Transformer. Transformer. May mga kaibigan, gumagala siya. Ang transformer. May mga kaibigan, gumagana. Yun, gumagana po transformer. So, wala na po tayo nakitang sira. Mga kaibigan. Kukunin ko lang po yung rectifier diode. Sandali lang, mga kaibigan. Nandun po sa may ano. Kukunin ko lang saglit. Ito mga kaibigan, yung rectifier diode. Meron siyang ano, numero na R6403. So ikabit natin, mga kaibigan, to para malaman natin kung ano. Ay, testing muna natin sa tester kung papalo. Na mga kaibigan, yung hindi pumalo, okay siya. Yung reverse, pag pumalo, okay. Reverse. Time
times 10k din pala ito mga kaibigan, times 10k. Hindi kaya ng ano. Hindi kaya ng times ay, mga kaibigan, tingnan nyo kung pumalo. Ayan, pumalo mga kaibigan, pumalo. So, good po. I-reverse natin. Kung hindi siya pumalo, good po. Ayan, hindi pumalo mga kaibigan, hindi. Oh. Good po ito, good. Reverse. Yung pumalo, good po ito. Ito na po kakabit natin mga kaibigan. Para malaman natin kung ayos na po itong kwan na ito. Whirlpool microwave oven. So kabit natin mga kaibigan, tornilyo na natin. Ganun lang po yung pagtesting mga kaibigan ng isang sirang microwave oven. Tornilyo ko po para sa ground niya mga kaibigan. Mahirap tornilyo. Maliit yung butas. Yan. Ayaw na pumasok. Ayun. Pumasok na. Ayun, mga kaibigan, pumasok na siya na natornilyo na. So kabit na natin to sa ano, capacitor. Ito mga kaibigan. Ito yung diode dyan. Kabit na natin. Yeah, yan. Ayun, mga kaibigan, yan po. Tapos ito dito na mga kaibigan dyan. Yeah. Ayan mga kaibigan, tapos ito siyang ano ng ano sa transformer din, transformer din ito dito yan. Ayan mga kaibigan, kabit na siya. Ito naman sa magnetron dito sa kabila. Nag-iisa lang po siya. Magnetron, ayan. Ayan mga kaibigan, okay na po. Ito, ibalik naman natin dito sa magnetron din. Ito mga kaibigan, magnetron. Ayan. Ito rin mga kaibigan, sa magnetron din yung white galing sa capacitor. Ayan mga kaibigan, so okay na po ito. Mag ano po tayo kung may ground po. Kung may ground yung ano natin. May kaibigan, tingnan natin kung may ground. Ayan, wala po siyang ground. Ayan. Ayan, wala pong ground. O. Oh. Wala siyang ground mga kaibigan, wala, good po. Ayan, wala ring ground, so okay. Dito man tayo kung may ground, kung wala.
Yan, walang ground mga kaibigan. Yan, wala rin ground mga kaibigan. Wala. Yan, wala. Walang ground. Ayan, wala rin mga kaibigan. So, good po ito. Magnetron. Yun lang po yung naging problema, yung rectifier diode. Kaya, subukan natin ano, mag-ano ng tubig, magpakulo. At subukan natin isaksak kung kaandar na. Testing muna natin tumad kaibigan kung andar na siya. Ayan, pumapalo na. Andar mga kaibigan. So, testing natin yung kanyang ano, saksakan. Mga kaibigan, ito na mga kaibigan, subukan natin isaksak itong plug kung aandar na itong anong ito, microwave oven. Ang sira lang po ay yung rectifier diode. So, tingnan natin mga kaibigan kung may power na. Isaksak na natin. Pero, lagay ko muna itong tubig mga kaibigan dun sa loob. Para sa ganun, maano na, matisting natin kung iinit na. Subukan natin mga kaibigan na ilagay. Nagay natin mga kaibigan itong tubig nito sa loob. Yan mga kaibigan, yan. Kung iinit na mga kaibigan, yan. Tapos saksak natin mga kaibigan kung andar na. Yan. Ayan mga kaibigan, umandar na, umilaw na. Ayan. Umagana na mga kaibigan. Ayan. So, gumana na po, umilaw na, ayan. Gumagana na pati yung pan. Mga kaibigan, yung pan niya. Nainikot na. O. Ayan mga kaibigan, tuloy na po ito. Timer, timer yung digital, pindot na natin mga kaibigan sa ano kung aandar na, start natin yan, pindot natin yung 5 minutes mga kaibigan, ayano natin sa init yan, tapos yan. Pinano natin mga kaibigan. Antayin natin kung kumulo yung tubig. Yan. Siguro mainit na mga kaibigan. Tingnan na natin. Yan. Buksan ko na mga kaibigan. Yan. Yan mga kaibigan. Mainit na po. Aray. Okay na mga kaibigan, mainit na. So, ayun po ang ano. Mainit na po.
good na po mga kaibigan. So, ayos na po. Yun lang po naging problema nitong one na ito. Yung rectifier diode. So, ganun lang po ang pagre-repair ng isang ano mga kaibigan, microwave oven. So, ngayon, patay na natin mga kaibigan. Para ano, bubunutin ko na sa saksakan. Okay na po siya. Ayan. Meron pa akong papromo mga kaibigan sa inyo, yung lahat ng mga magsusubscribe sa akin at magko-comment ay magpapa-raffle po ako ng load worth 500. Kung sino po yung mga magsusubscribe sa akin channel ay mananalo po ng ano, ng load na 500. So, i-comment nyo po dun sa baba. Lagyan nyo ng name nyo na pag nakasubscribe kayo at i-raffle ko po yun. Tapos bubulahin ko po pagka naka-ipon pa ako ng mga 500 na subscriber. Kaya tulungan nyo ako mga kaibigan. Para sa ganun, mag-ano po kayo ng load, magkaroon ng load kung sakaling mabunot po kayo. Okay, yun lang po request ko mga kaibigan. Pag-subscribe ang aking channel, like and share. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa inyong panonood. God bless. Bye-bye.